Hi guys, my name is Hannah and I'm one of the members of the first group of the class 5 DBMB, and I would like to give this opportunity to have a quick shout out to my group mates Kia Garde, AJ Galindo, Maria Aquino, John Oliver Ramos, Christian Econ, Kenneth Cabaya, Angelo Garfio, Andre Espacio, and Jennifer Duque. Wow, ang dami pala namin. And if you're wondering, why am I the only one giving this intro? Well, it's a bit complicated. And also, baka nagtataka rin kayo na bakit ganito ang output namin for the Aqua Farm visit. Well, there's this plot twist. A major plot twist that happened back in Glen where we had our Aqua Farm visit. Actually, the phone where we had all our videos in it accidentally went deep down to Ariel, the Little Mermaid's Aqua Farm, under the sea. So, I think may idea na kayo from that perspective. And of course, we had to address this concern to Doc. Like, nagpapanik na kasi kami lahat. Like, what shall we do? We only have this recording all throughout the interview from one of our groupmates' phone. And then, Doc decided to have this idea, or he has this idea. He said, then you should do a podcast instead. Ooh, interesting. O, diba? Pabibo masyadong grupo namin. So that's why I'm here. I'm giving an intro for our podcast. And we named this podcast as Aqua Talks Episode 1. Wow. So, may episode 2 pa ba? I don't know. Maybe? In the future? That depends. Anyways, we visited 2 aqua farms, and both of these farms, they cultured shrimps. Hipon. Or pasayan. And the difference about these 2 aquafarms is the way they process it. The first farm is that they use nature as part of their way of culturing shrimps. Katulad ng high tide and all. Well, it's gonna be discussed in the interview later on. And the other one is a well-advanced aquafarm. Because actually, it's a private aquafarm and it's owned by an engineer. So, hindi na kayo nagtataka na bakit it's so advanced and high-tech. So much for all of those infos. I hope you guys will learn a lot from our output, and sit back, enjoy, and listen carefully as we take you back to our aqua farm visit back in Glen Sarangani. So, wala ni sila nagagamit o mga genset niya para i-transa, i-suyupon dito, nga ipasulod. Natural lang siya pang high tide na musulod. So, mao na ilahang practice diri. Okay. So, ano po yung mga usual na ginaculture niyo po? Anong mga species po dito? Shrimps. Shrimps po lahat dito? Dili mo po, binsan lang po ba'am na apoy tilapia, bangos. Dili po na siya maiwasan. Pero before mang po may nag-shrimps, bangos po dati. Pero sa tugod kay dugay ang ano sa bangos sa milkfish, tapos the price po very ano lang po kaayo, so nag-ano mig shrimp kay ano po. So ilang months po ma'am before from stocking apo sa shrimps? Apo. Depende sa fry, kay naa man kay fry from CP na sila ginaingon nga turbo fry. From stocking until 2 months pwede na siya ma-harvest. Mag every week na siya, 3 grams ang tubo ana sa pasay sa shrimp. Unlike po sa iba nga mga ano kanang mga like mga dobi kanang ginakuha na mag fry diri sa tuyan. Ang ilaha pong fry bito nga mga ginagamit, like, mao naman yung ginagamit kun hina po ang iyang tubo. So mag range siya 3 months harvest. Depende sa fry. Pero 3 months jud harvest na siya. Yung fly, yes po. Yes. Saan po galing? Dobi. Ah, okay. Diyan sa may tuyan. Ah, okay. Oo. Nakatry mo rin, ma'am, na kamo mismo ang produce. Muna, never. Wala. Ang dati nakastart me, pero saan to siya? Sa milkfish to siya. Kanang mga wild lang bitaw. Kaya naamagin na siya, dili siya. Dili lang sa ano, magpasok, maguna siya. Dili, makuha lang po na mo. Pero kaning mga shrimp karon ginapalit yun na mo siya per piece. Mm-mm. So, how much? 32 cents. Per piece? Mm-mm.
yung purpose. Paano yung kabilang? Nasilay ka ng ano? Nasilay isa ka ano nga pag ibutang to nila, mabalaan number of pieces o. Tapos pag mag-stacking food ni, nagkakuha mig tatlo ka bags. I-count yun na sa kuwang tao tapos i-count na mo tapos gina-times na lang siya sa kumpila ka bags. Okay, ma'am. Nga, nalang mo ang... Iba din yung ginagawa sa mga isda, ma'am, pag tulad ng sa tilapia po, di ba? Kung per piece po ang 80 piece lang po nila sa kilo. Wala po ako nakatry sa tilapia. Kung, wild ha? Wild mangod siya, yes, o wild. Unlike sa kaning shrimp, gina-culture, good na siya. Na ano, oo. So, polyculture kayo dito? Oo. Fully cultured with me. So, about sa inyong stocking preparation, anong mga Before we mag-stocking. Before we mag-stocking, sa among pan, sa isa ka pan, ginakuha naman naghugaw. Kaya syempre, pag mag-harvest na, naman ko na yung black mud, kinagang pagkaon nila yung hugaw. So, ginakuha naman na napasuyot na mo, padulong sa ilang sludge pad, kailang labayanan po na mo sa hugaw sa Pasayan. After ana, labayan na mo nag-chlorine. Preparation, pag kubas na siya tanan, labayan na mo na siya chlorine. After mga 2 days, pasulod big tubig, natural lang na siya pagpasulod. Depende ka ng high tide lang po. Pag ano na mo, namin may ginagamit ng mga probiotics from sa mga company, like D-crab, kaya syempre, ang isa na namang good sa makapababa sa survival sa mong Pasayan kay ang crabs. Oo. So nag-a-apply mig D-crab pagbutang na mo nga dapat full na tubig amo ang pan. Nag-a-apply mi ana kay ang 1 liter equivalent na siya sa 1 hectare nga ano. So pagbutang na mo ana 10 days pwede na yung maka-stacking ana. Depende lang po sa pares ani point 0.5 amo ang stocking ng ana, among volume is 500,000. Kanang makaya ra pud. Makaya lang sa area kay kung daghan mang pud gud imong ibutang. Mas oo, mga matay pud bitaw. Dili pud dali siya magtubo. Pag moabot na siya 8 grams, crowded na sila ang oxygen, maupo na. Dili po siya dapat tama lang pud. Ginachat niyo pud ma'am ang soil, like naga-soil sampling ka mo. Yung condition po ng soil ko. Ha? Liner mi or dili mi earth 10. Liner na siya tanan. Ay, okay. Oo, wala mi kay earth 10. So among gamit mang good liner tanan, so dili siya earth 10. Gina-check na lang ang water quality. Water the color, ano alam. Ano paano niyo ano gina-measure mo sa? Ano mga parameters? Sa ammonia, ammonia dapat ano mi sa ammonia kay pagwas taas ang ammonia mga matay mang gunang pasayan ana. Paspas pud sila na. Oo, paspas siya labi nang ang kanabitang feeds nga dili nila makaon, isa po na siya na sa nag-cause o taas ammonia. Mga na siya. Tapos pag once mag-start na siya taas ang ammonia, dira na siya mag-start ng ganang ano, mortality. Pag-i-cut sa tanay. Okay. Ikaw eh. Ato dito. Kana lang mag-additional po. Okay, yes. Bali dagdag dahil no. Ang ato ang Sarangani Bay sa Bukit area. Nana sa ibalaod kining Republic Act 11038, so inaypas sa expanded national integrated protected seascape. So tanan na mga aquaculture na required yun na sila na sila ay water treatment facilities and sludge pond. So before sila mo release og mga tubig water use nila, yes, dapat treated siya before na balik sa bay. Mga 7 days pa na or 1 week. Labayan pa na mo na chlorine. Dili siya basta, dili siya dahil pwede idiretso sa bay. Lugay pa siya. So hi guys, we are here to visit a particular aqua farm to learn more about the management, the practices, and the diseases, the health, and a lot more. And we are guided today with ma'am. Can you introduce yourself, ma'am? Yes, I'm Grace Rojarba, the manager of this farm po. So ano pong name ng farm na ito, ma'am? Ang name ani is Georgia Aqua Farm, owned by Doctora Balao. So kami nga ano, as ako, ay nag-finance.
nagkontrata ko sa iya until 2028 year. So, dili sa kalnasan gland. So, before ko nagpasok ani, si SVM, actually kilala ni si SVM there sa gland, isa na siya sa pinakadako na sa 2 years na siya na ang bad area. Oo, 2 years. Okay, wala na. Siguro kayo siguro nag sa internal agreement sa pag-iani. Basta na human na po tinihang contract. After atong 2 years, na wala mi tayo okay lang mo, ipatuloy ko na lang. After ato, so abandoned ng area, nag-ato ko sa B-Far. Okay, syempre, sayang area na mo tiri. Nami-fund, tapos wala yung magpasok. So, nag-add ko sa B-Farm. Naa sila yung program bitaw nga ka nang muhatag sila free. Free nga fry. So, nag-add ko dito sa ilahan na ngayon may 200,000 worth of fry. Libre to siya. Pero ang feeds, amuan na. So, nag-start nga ito. Wala yung B. Wala yung B. Kwarta nga pang palit ng feeds. Luto. After ng pandemic. Ay, so recent na. Recent lang. Kaya mag-ano pa lang ko din, 1 year. 1 year pa lang ko, sobra nga naka-ano ko din. So, after ato, among ipakaon pag-ano ato, sir, is integra. Oh, pizza manok. Kaya para lang ma-supply na mo ilang pagkaon. So, katong pagpaka-ano na po nga, ako ang gamit nga feeds ato, nag-range siya 4 months before siya na-harvest. Tamad lang po siya sa 14 grams. So, ang 14 grams kasi pagpasaya, pag 10 grams, doon pwede na open na. So, 14 grams siya ato. Until na, ang income ato, kibulit na muna ko og fry. Okay, kaysa lang mo na muhatag ang beef or ana. By the og fry, integra na gapo ng gamit. Ito na tuloy-tuloy. Ito naging ani na siya kadagahan. Ilang hectares na siya? Parang sinasap. Di ba, malbukat na? Pag-ingatay. Ano siguro na ako? So, ma'am, ganun palaki ang farm from the very beginning, and if ever my changes pa po, nag-expand po ba kayo all throughout the years? Pag-start ako ani, na-read po yung tali siya, pero tili siya yung ganit ka sa glass. Pani, kumbaga, naabot sa point nga, ang high tide bitaw, lapas na sa tide. So, tili na may pwede makastaki kayo, makagawas ang pasayan after. So, akong gihimo ato, na-operate niya siya, naingani na niya siya, pero ang kani, isa lang niya siya kapan. Baga wala pa niya akong water treatment. Na-start niya siya, kanita na, nagamit niya ni SVM, katong dati nga nag-contract. Ano yung nagamit ni actually sa tanan-tanan. Pero katong sa kuha nga nag-start. Nag-start yung isa lang kapan. One pan only. Oo, kani siya nga pan. Kato, 0.8 yata na siya. 0.9 ako. Muna siya nga nag-pass. Nag-sulod kong 200,000 from B-Far nga fry. Muna pa na siya nag-start. Kumusta po ang production niya? The production. The production. Kumusta po ang production? Lang die, wait kapan. Wait lang, galit nung anak kayo. Sa production naman, okay. Sa production, so, kumusta ang kumusta ang production, ma'am, after mo nakakuha og fry sa B-Far? Oo, sa katong katong naka-avail me 200,000 nga fry, siguro 4 months ato, naka-harvest kog Naka-harvest ako 3 tons. So, bawing-bawi ba siya? Kung isipon natin, sa cost, kung gamit yun sa feeds nga fry ako ang gigamit at nga pangpasayan, I mean, siguro break-even lang. Pero kahit tungod integra kung gigamit yun, lesser kayo ang amount, taga-sako yung 50 kilos lang. Tapos, nag-start ko ato 1 month, wala ko nagpa-diesel, I mean, kinang motor ko, ipang oxygen. Kaya syempre, 200,000 kahit baga gamay na kain na siya nga ibutang dira nga area, so pwede na ako siya within a month dili ko magamit yung oxygen kay magluag na sila kaayo ang stocking. Yes, oo. So 1 month yata ako ato wala na gamit og motor nga to, tapos pag start ng 2 months
nagpa-feeds na ko, hinahinay lang, ana lang, nabot ng 3 tons. Mo to ang cost, ang ano ato, ang kwarta ato, muna po ito mong gironin. Pero kung feeds dito sa Pasayan, hindi dito siya kaan. So, karot ma'am, ang ginagamit nyo na feeds from, for Pasayan, nag-give siya? Oh, Pasayan na. Siguro na, kay katunga time na nag-integra ko, dalawa lang pa stacking nag-integra ko, tapos nag-upload na, so okay na. So, nag-increase na sa ibang, sa mga feeds. So, what quality na yun? How much ba per kilo ng feeds? How much ba per kilo ng feeds pang shrimp? Ng shrimps? Sa Blanca, katong start magod na ako, Blanca ang feeds, very expensive. 25 kilos niya, nag-box siya 2,100. Yes, 2,200 to siya nga-tay. 2,200, so first stock man na siya. Tapos, dili lang pwede na siya, isa kasako lang yung painting. Depende, para sa lang 200,000, para sa ngayon, nag-alok sa 500,000 na sa kalungan. Map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 
So, sa fish pa lang dahil, stay sa mga video na. Okay, mama. Hindi lang ako, girl, sige. Hindi lang ako. Pwede mo siguro sa mga pag-aaral. Ikaw, mama. Yung sa mga disease. Ay, ikaw, mama. Pag-aaral na itap sa mga introduction to ano mga species ganito rin, mama? Aside kay syempre, di ba, nag-mimic shrimps. Dili ko na maiwasan yun na itilapia, bangos, and crabs. Pinakadagang isang mga crabs. Siguro mga tatlo pa box ang makuha every harvest. Dili ko na siya maiwasan. Ito yung nag-gabay pa naman survival ng gudana. So, ang pag-anting ng gudani ang ano, pasayan, dapat tarong chute pa. Kaya syempre, sensitive po sila sa tubig pa lang. Pagpasulod ng tubig, ang pasulod na very sensitive kayo ang pasayan. So, dapat, kanang ano sila, kanang, okay, bitang ang tubig. Kaya mabalapin na rin mo, mga mati, pwede sila tayo, no? Pag-hugaw, chute ka ayo, sensitive po kayo ang pasayan. Sana species sa shrimp po. Sa shrimps. Wala ko kabalo kung ano kay ang amuang kinakuhaan ng good ani sa fry sa shrimps is kanang ginaculture na nila dito sa may duyan. Oo. Kay wala ko kabalo kung wild may wild ba na sa pero ako ang nabalaan mo good na gina sila isa ka ano ang pero di siya look. Dili ni siya. Ang look ang good mo tiger prone na siya tingo tagpo. Pero tagpo tapos black mo siya. Ang kanina shrimps mutag ko po na siya sa lupon, pero ang iyang ihapit ang panik, diba? Kay, dili siya black. Hindi po siya puti. Pero ang tiger prone, manggol ka ng lupon. Mayroon na siya yung mga itong-itong nga nag-aana lang. Kaibahan siya sila saan. So, mas tagpo pa ang tiger prone compared sa mga shrimps na nag-aana. Ha? Unang po, hindi ko familiar silang ano. Kayo mo lang ang pinakatapo ang sa ilang sa Pilipinas, kayo yung tiger. Oo, tiger. Oo. Since mas malaki, kaya mas gamay man. Oo. Pero halos mo sa mga diri man, from siguro diri, from Alabel to Parcos, halos shrimps pang bush. Siguro, isa lang ako ang nabalaan niya, nag-tiger prone with ano lang, with mga flora binsonan. Pero last na to, wala na po siya nagpa-tiger. Kaya same naman kung gihapon mahal, kaya ang tiger prone, mas dako po ang costing sa feeding, tapos ang pagbenta, bitaw po, like same naman gihapon. Same rag gihapon. So, compared siguro sa kung saan mas makatipid na, efficient din sa inyo, mas okay na din ganun. Mas compared sa tiger. Mas saleable po ang shrimps. Ilan siya ganit ka months, ma'am, before i-harvest? 3 months. So. Tapos, ano ang ideal niya ng weight, ma'am? Or, ano ba yan siya, ma'am? Weight ba yan siya ang ginag-base or size? Weight. The average body weight. Kaya, pag ano-ana,
Usually nga sa mga nag-sampling match yung pinagkakuha ng average maturity after a month sa pag-stocking, naabi na siya sa mga 3 to 4 grams. So, pag once ang buong masaya, nag-abot na siya 10 grams, pwede na siya mabenta na siya price. Siguro na, sa karoon nga, medyo mahal-mahal pa man karoon, makakuha pa ng 200 base 10, ganyan. So, pag mag-ano na siya, like 200 ang base 10, pag naka-abot na siya ng 12 grams, per gram, mag-adding 5 pesos lang na. Oh, so, 200, tapos 12, so 210 per kilo na yan siya. So, mas mahal ang dalagpo. Pero mas mahal ang dalagpo. Kaya mas bracketing manggod siya. Iba ang size sa gagmay, sa medyo small, medyo large. Pero mas, pero kung ako ang mga buyer po, talag sa unang po, mangita o 20 up. Kaya syempre, lalo na pag local, dili kaya sa ilahang buyer bitaw. Like, kaya syempre, kami po na nagana sa Cagayan, Tagong, Pagadian, sa Buangka, isa mental sa ilang ginakuha. So from Mindanao? Tapos sa sayo, nag-shipment pa. Shipment from? So ilahang ginagpagitaw, size 18 grams. Kaya 16 to 18 grams. Ang 20 up manggod, kumbaga, maglisod nag-catch up ang buyer ay na ang ilang pasahan, mas mahal na daw. So, wala pa ka mo kaagi international, ma'am? Nga. Wala. Sa kanang export. Wala pa. So, at least? Soon, oo. With ano, sa, kay syempre, sa mong association, Sergeant Shrimps, ginatakil ang anak. Kay syempre, gamay lang daw ang export na mo. Nga, kay mo lagi na, kay mo na mong ginapaningkamutan karon nga, ang gland, mo na siyang nagasupply ka ng pinamabigas supplier nga sa Pasayan. Can you give us introduction, ma'am, about sa inyong association sa mga shrimp? Oo, pwede, pero dili kayo, ano kay, under mo kami kay Marvin Tan. So, okay, ano sa mga association? Dami ka ng alcohol juice, monkey juice. Pag ikaw pag-member ka na ng ganyang association, kumbaga, lahat ng problema sa masayan dito sa Mindanao. Kamu tayo pinapagtawa, kung saan siya, na anak, na so, tubago na muna. Pero pag naapin mga problema sa mga farm, willing bita sila to take risk yung tabang nimo. Kumbaga, safety ka, o ano lang. Tapos, ano lang, pero saka, para sa anong na yung mga festival dito sa mukha, yung isa sa ang association ng participate. Anong name ka din sa kasi? Sergeant Shrimps Association. Siguro pa, 54 lang yan ako. Member from Kemba. Saka na ba? So, ma'am, since na-mention ka po kanina about sa harvesting, so, ato, this moment of nag-harvest na po ba kayo na yun? Ano ba yung process yun na yun? Oo. Sa shrimp harvesting. Farm yun. Oo. Pag ano man good, pag naami sa 12 grams, kaya usually pag 12 grams na akong Pasayan to 13 grams, kailangan na mo tinning, ano, tin out. Para dili kayo crowded ang Pasayan, paspas upo. Bawasan naman siya one time. So, pagpaano mi ana, mag-call ang buyer na mo, nga na, ma'am, 30 bucks lang, or 33 bucks, good for one ton lang, bawas mi ana. So, after ana, a week, pinapaabot pa naman na siya mga 18 grams, pwede siya mag-play. Pwede, siguro, okay lang sa mo ang price, may nakikipo ko lang for buying ang Pasayan. So, kung ginahin mo, pero sa mo ang, depende mag-good, ma'am, kay, basta yun na, may harvest po, nga, mag-partial dito ko na, 8 tons per day, so, pero kung taas ang survival, like mga 90%, ang isa na mo kapag, makakuha siya at 7 to 8 months. So ngayon, i-discuss na naman natin ang mga common or usual diseases na i-encounter sa isang aqua farm. So far sa ko ang pag-start dire, wala pa mga pagkuman, may na-try nga disease. Like, ginaingon nila karon nga, sa mga karon nga, ano, karon nga previous month, anong sa mga uso kayong white spot nga kinaingon nga virus daw lagi. Kanimang good nga white spot, nag-start niya siya dati sa mati. Sa ako ang nabalaan lang ha. So sa mati na siya, mabit ang cause dati ang mati. Wala na siya lagi pa stocking nga na good for 6 months kaya para bitaw ma-disinfect ang area. So after ato, so karon kay naka-operate, nag-operation naman po sila balik. So ang kanang white spot, nagbalik na po sila ang area. So ang ano magod na mo,
mo ang mga local buyers ana. Pag white spot good, mag white spot mo, may pita ka na nga nag white spot may mong pasayan. So dapat ang duration lang ana dili maabtan og 1 week kay mapatay jud na siya tanan-tanan. Oh, di ba mamatay gyud na siya tanan. So ginapaningkamutan na nila nga mag-call og mga buyer nga ihatag na nila ilang pasayan niya sa ubos nga price. So tanang local buyers na mo dito nag-adto. So after ito na hantud na ano na lang minga ang kanang white spot na abot na sa bula. Ma-carry to na siya sa mga buyers tapos kanang sa mga box bitaw. Actually di wala ko gatuo ana dati. Pero tinuod po daw ma'am ngayong ana nga madala daw sa mga buyers kay dito daw gikan sa ilang area. Aside ana, ang kaning isa pod nga farm sa bula, park na ikupod ana ng white spot. So ang ilaha pong mali is kanang ano bitaw, mag-harvest sila nga nagdiretso ang drain ng tubig. So kami po baya, pag high tide baya ma'am, maupo na mo ang ano lang, way na mo na siya, natural way, na makapasulod po may tubig sa farm. So ang ibang farm diri sa Glan na iko anak, syempre, na po ibang farm, nga dili po baya mo story ang ano, na iko may white spot, kung mag-ihilom lang po nila, kay syempre, kay pag once manggod, mag-make noise na po na ang LGU, daghan na po mag-add to sa ilaha, so ilang ginakip na lang na. So kaning mga farm na mo diri, like sa Baliton, ano, nanuhan na sila white spot dito, so dapat kato pa lang ginapa-harvest na din sa tag-iya kasi syempre kasi naman mga matay masayang lang ang kwarta ng ano syempre na ako'y nabalaan 3 grams pa lang gani patay na. Oo, luoy po dila ang ano. So kami dire ang ilang number one daw nga reason ana sa tubig sa Sarangani Bay, so dapat dili na kami magpasulod sila. Pero wala pa mi kabalo ha kung sa tubig ba jud na kay never pa ko nakatry ang white spot. So parehas ani karon nga kailangan nako og kani akong area ubos na manggo sa tubig. So among ginahimo pag high tide nagapasulod mi. Tapos pag okay na ang ano, labayan sa namog chlorine. Tapos after a week siguro or 2 weeks pwede na pud mi magkuha direct tubig pang pumping para i-transfer sa among ano. Kay ang number one cause gyud sa white spot kanang tubig do nga hugaw. Sa imong pangalan sir? Ako si Rick. Dapi ang ilang technician rin. So, pangunta na ako sir about sa inyong pagpakaon sa sayan. Sa na feeds or kapila mo magpakaon? Pila po ka kilo inyong ginapakaon? Pakaon. Ang proseso sa pakaon, nagbase po sa capacity sa prey nga imong ginastock. Magbase yun sa kanang cure, kanang sa libro. 100 per square. Kumbaga, sa isa ka metro kwadrado, 100 feet. So. Tapos, ang pagkaon, ikan sa pagsukod, pananitan sa isa ka puno, buhi ka 1 m. Sa starting ni mo, kapag ka ng kada pagkaon, 10 kilos, sa pirmiro ni mo nga stock. Mga unsa pa kagmaila sila, sir? May pagkaayaw na. Price pala. Sabangos pa na nga kuhan. At may pag-iut. So, consistent na siya, sir, nga 10 kilos or... Every kuan, ang kasagaran, kada adlaw nagapasaka na sila kaot. May pinira mang una sa kaning mga technician kung sulod sa pila kaadlaw sila bago magpasaka. Ang sa feed, sir, naamoy mo ikuan para sa iba na isdaan, naabas sila itawag na starter. Booster. Starter. Same lang gihapon dire sa pasayan, sir? Lahi ang pasayan, lahi po sa... Ano ang mga feed? Starter. Tigra, itong sa... Nakuha na di para sa kasayan nga. May number nga dito na ay booster, tapos grower, pinsira na ba? Nagyapon na siya. So, paano na nimo ninyo mabalaan, sir, nga kanang mag-change na mo og feed? Oh, by grams. Kung sa kasayan, gikan sa pag-stock, dito na mag-una siya mapalin pagkapot na isa kabulan. Kaya di na ka magbase ba? Di na ka magbase kung pila na kagram ang kuan. Naman sa sakunan. I-grower ba nimo? Pilisir. Pila ka gramo ang pasayan? Kailangan ang weight pasayan, sir, para i-change nimo siya sa halimbawa grower? Gikan sa pagpuhi, hantot mag 2 grams. 2 grams. Tapos gikan sa to, hantot sa 4. 4 grams. Mag-change na siya sa... Unsa nga feed, sir? 0-2. 203. 0.03. Amo nang cancer mo rang finisher nga feeds. Di pa. Grower pa na siya. Oh, grower. Kunya gikan sa 4 hantod sa 8.
grower gap gikan sa 8 hangtod sa 16 mga nang kini sir. Kung mag-harvest mo sir mga pila ang ways pasayan na ginabaligya gapon gikan sa 10 gram sa 12 mga nang ginabaligya na tinatili. Sige sir, thank you. Experience mo ba kamusin? Ano na siya karon kana mauna karon sa Sarangani Bay. From Jensan to dire nga sa Bay. In some farm ang gudire naka-experience na or nakaano na kana ng white spot. So for ano for results sa BFAR negative man noon. Anong mga common na mga disease ninyo manalitaw? Ano kanang like early mortality. Oh, kanang ERMS, like early mortality syndrome. Ano kaya ang reason? Some na yung reason na kay possible sa water. Tapos sa ang water source sa gawas. Kay diri man good, direct water nga in o ano. So wala na may mga facility like reservoir, wala na may mga treat. So direct pumping ni. So possible nga na yung mga bacteria, virus sa gawas, maano diri sa pan. So, na may mga ano food me, na may mga treat, like probiotics. Like ana o, probiotics. Ano na siya? So, mga nag-aamoy molasses. Oh, molasses sugar. Oh. Mano siya molasses o na siya yung probiotics nga, bioplus. Oh. So, ang ratio ana is, kaning 1 hectare, 500 grams to 10 liters ng molasses. So, 12 hours na irritation mag-irrit para mag ano activate ang bacteria. So nagde-test na mo sa water niya dere. Ano mga device ang ano? So ano na to siya, test kit, water test kit. Matong nai ammonia, nitrate, nitrite, pH. Mga common lang ano nga parameters nga ginaano sa farm sa aquaculture. Nangani lang siya. Kani ingredients ni good no. Nursery. Kani nursery na mo da from ano na siya 1 to 18 days which is pagka 18 days mag-transfer na siya sa grow out. Dili na siya direct nga stocking. Same lang din sa iba. Nami pan nga dito sa Luyo na iduwa dito ka buok direct stocking. Tapos the rest dire nagaagi na siya og nursery. Kay mas advantage man gud kung nursery which is kanang mare, kung pang direct stocking man gud ta sa a year, 3 croppings lang. Kung mag-agi ta og nursery, makakuha ta og cropping of 4 crops a year. Manang murag mag-agi man gud sa nursery, mag-fast growth man gud atong ano dayon sa pag-abot sa grow out. So na tendency nga kung 90 days, mayo na siya og 70 ang iyang full drain na. So nakay advantage na 2 months nga pwede ka maka-stack dayon. Ila ka months before siya i-harvest? Dere sa ano sa kung makagi siya direct stocking 6 ano gid siya DOC 60 mag ano naka first in out which is naa sa 15 grams ang pasayan. Pero depende ra pud na siya sa market na pud dula-dulaon na pud na siya kay possible nga. Tapos depende po sa imong ano punong kung ang punong nimo is nagka-mortality na siya kay tungod ano naman siya kanang high density naman siya dako na kay biomass so need siya og thin out para mag ano na sad siya magluag para makatubo na sad siya. So kung mag nursery ka mag ano ka sa 60 DOC 40 pwede na ka thin out na nakay mga 15 grams ana. Mo nang advantage sa nursery versus sa direct kay plus 10 man ang imong EBW sa normal nga EBW. So mo nang okay ang nursery siya kung compare sa direct. Sa year sa per year ma, mga pila ka tons inyo ang mga ma dos like estimation lang na mo is every cropping makakuha mi og 200 tons. So times 3 600. So karon mag times 4 pa jud siya kay naka nursery naman ni ko. Ano sana na siya nag start mo nursery? DOC 10 naman na siya. Pwede mo mag antaw karon or later.
yosetin na siya. So, na nami 8 days na abuto nun para i-transfer dito. O, tanaw ng panpour. E ka ng panpour o niya, i-drain naman na siya. So, na siya 8 days or 10 days na limpyo then cleaning. Tapos, ready to transfer na po siya. Ang feeding management. Feeding management sa nursery, lay ang nursery compare sa sa direct, sa grow out. Ang nursery, 24 hours feeding siya every 3 hours interval. 3 hours interval. Tapos sa grow out, kung direct stocking, ano siya, depende ra po sa imong feeding category, like is 5 feed, ano man yung 5 meals a day. From 6 to 6. Ano siya? So from DOC 1 to 30, limit lang ka, mga daa ka kasi nakamag-start ka o 1 to 6 to ano lang, 12 noon, ana. Tapos once nga mo, demand na siya o feeding, dito na ka mag-full feed a day. Which is 5 meals, oo. Sa yung ginapakaon sa ita? Pure ano, mid-derive ng feeds. Ika nga po sa city. Lahi ba ma'am ang sa nursery niyo ang feeds? Sa nursery na mo, isa lang yun ang feeds na mo, mauna ang 01. Ang code sa ano blanka karon sa CPF. Depende sa size. Sa tobera sa feeds sa CPF, na 01, 02, 03, 3P, 4S, 04. Tapos napa siya 05 pero karon is mag-una karon ng ano sa CP 04 lang sila taman o kana depende ra pud na siya sa ibudubulyo kung kanus sa mo mag-transition sa feeds na siya lay coding sa likod sa sako kasi na oh naka-determine ang weight ng ibudubulyo tapos ayam ano feed code. Sorry na yan. Sa feed code nga 01, na siya'y nga IBW nga ano. Depende sa gram. Depende na siya sa gram. Dito, kung pala nga nagawa ka ng pag-uha na rin. Nandiyan sa gram. Malay rin nga. Dito na natin dito sa bus. Kani mam ni ma inyong mga drums para sa unsa ni siya mam? Ah, mo ni ang auto feeder na mo. Ay, automatic feeder na siya. So, dalawa ka paraan. Dalawa ka way broadcast o kani. Ang broadcast na mo it is nara siya sa blind feeding. Kaya blind feeding na mo, ano na siya, program na siya kung pila ka feeds mo ihatag. Wala pa na siya i-demand sa iyang kaon. So, kung mag-demand na siya kaon, pwede na ka mag-control sa iyong feeds. Kaya kaning auto feeder magod. Dako kay ni siya sa tabang sa imong ano, sa imong feeds kay makontrol man nimo. Tapos control ko din mong FCR. Sa refill na naman. Refill na siya. Butang na alas size na siya mo on. Tapos muhuman na siya kada sa gabi. Nagka-solve ko tumong FCR. Reporting. Ano yung reporting? Sample naman sa mong reporting every week. Weekly na yun. Weekly. Tapos ka nang sa plante na mo na siya DOC nga 77. Ibudubulyo niya karon kay not-updated mo na siya. Naana karon sa 22 grams. So, iyang previous, minus lang. Then iyang weight gain sa pila ka days, 7 days. Tapos iyang feeds. Moral na siya. Tapos iyang total biomass divide sa feeds. Feeds divide total biomass. Mapang iyang CR. Pinaka-fan na ako mo din. Nami karon ano, sa expansion na mo, nami upat. Diri na ay 9. Sa diri mo no, sa isa ninyo ka-fan, pila ang stocking capacity? Diri sa mo, ang normal capacity is, ano lang yun, 100 pieces per ano. Per square meter. Oh. Maraming nang alam. Pero naka-stock bidiri is, ano, ang pinakataas ng mga stocking is 187, yung mga expansion. 187 pieces per square meter.
Pero bantayanan jud na nimo kana high density nimo, may stocking kay possible magka mortality ka kay kulang nimo mo. Carry capacity si mo pa dili ko. So, kailangan bantayanan jud siya. Say mga concerns niya pa na marami kinahanglan na kana everyday na bantayan yun para maiwasan may mga concerns. Number one yung sa ingani nga plastadang tao. Actually, tao. Ay mo man power. Kaya kung wala yun siya assessment sa talag sa amo, diligent mo maano ang ilang mga ano. Aside from that, yung ano yun, ang main source yun ni mo yung water. Ano ang pinakaano dyan ang water? Kaya na, kung everyday man miga water parameters, so mabalaan na mo kung asa ang punong ang komplikado. So dito na tayo na matroubleshoot kung sa'y kailangan ni... Everyday na once a day lang? Depende sa ano, depende sa imong imong pan. Kaya na times nga ang pan ni mo, dili ba maharbisan, nagka-mortality na, tako pa dito yung feeding, tako na pa dito yung reading sa ammonia. So dito na ka mag-ano, kung sa'yo kailangan ko ato mo. Like water exchange ba ka, mag-apply ba ka, probiotics, para may lesson itong reading sa ammonia. Whenever din ako na kay, for example, ka ng busog ang ulan, ano pa yung mga problems na may ito sa ito? Oo, mag-losalan niya ang ano-ano. Ang low salinity. No, pag-aroon na sa kag. Nai-abnomin na, may probiotics nga yung na-apply after ano after rain. Kanang heavy rains. Kung there's heavy rains, may physical activity nga ginabuhat, which is top drain. Para makuha itong excess rain sa top water. So, para ma-ano siya. Then, mag-apply mo yung fix. Same na gihapon if normal lang sa ulan. Kaya na gihapon. Night times nga mag-ano dyan, mag-spike din ang mga parameters like pH, mawala bantayanan taga-hapon. E possible, possible ang mortality dira dyan, magka-appear dyan siya. Wala na may wala na may ano-ano ba? Wala na may ka ng tawag nila idea or pero nakaano man may dagan tako kayo eh kaysa fry pa lang karon ang presyo dako naman na centavos pala wait tapos na pa yung feeds nagmahal na po dong feeds karon na nasa 70 per kilo. So, 70 times 25 sa isa kasako. Ilan na tapos ang pakaon mo sa puno 1,000. Pila pa sa akong ma-consume everyday mo? Ah, sa madre nami pan nga 1,000 kilos ang ginapakaon. So, naay 40 kasako taga adlaw. Anong shrimp pan ma pwede man? Kaysa shrimp. So, na fish man. Oh. Dagan kay ano kay dako kay kag ano kay sa saya. Kay ang pagbag ano ma kanang araw kay ubod. Dili kami ang makakuha ana kan kompanya ang nagaano nanang grow out mo me sa production ra mi usually inyo ang market ano ma. Ah local Davao o Manila. Wala pa. Kay direct pa ran sa Pilipinas kulang pa man tag production sa shrimp mangood. So dili pa siya maka-export sa ano white leg shrimp katong lito pineos tong banami katong ano no common lang siya sa ano karon. Thank you for joining us on this fascinating journey through exploring the world of aquaculture and specifically the shrimp industry. As veterinary students, it's crucial for us to explore various aspects of animal farming, and our visit to the aquaculture farm has been truly enlightening. One of the takeaways from our visit was the emphasis placed on water quality and its impact on the overall health and well-being of the shrimp.
we learn about the importance of maintaining optimal water parameters such as temperature, pH levels, and oxygen levels to create a conducive environment for shrimp growth. It was impressive to witness the advanced filtration systems and constant monitoring techniques employed to ensure the highest quality water conditions. The experience of witnessing the various stages of shrimp production, from hatcheries to grow-out ponds, provided us with a comprehensive understanding on the farm's operations. It was truly remarkable to see how advancement in technology and research have revolutionized the aquaculture industry, making it increasingly sustainable and efficient. As veterinary student, this visit to shrimp industry has been invaluable. It has broadened our horizons and deepened our understanding of the complexities involved in managing an aquaculture farm. We now appreciate the critical role that veterinarians play in ensuring the health and welfare of these farm animals, as well as the significance of collaboration between scientists, researchers, and industry professionals. So thank you for joining us on this enlightening journey. Until next time, keep exploring, learning, and making a positive impact in the world of veterinary medicine and aquaculture.